Thank you for joining us sa ating Infobit webinar, Understanding the DOST-PHIVOLCS Earthquake Information. Magandang hapon, and I am Elisa May Tamayo, Science Research Specialist from the Geologic Disaster Awareness and Preparedness Division, and I'll be your moderator for today. Itong Infobit webinar ay ating ginagawa upang bahagi ng ating commemoration para sa magnitude 7.8 by 16-1990 Luzon Earthquake. Gamitin ang hashtag 1990 Luzon Earthquake at hashtag Handa ang May Alam para sa inyong mga post. Bago tayo magsimula, ay meron akong paalala sa inyo. Pinapaalala ko lang na kayo ay kailangan mag-evaluate gamit ang link na ilalagay namin sa comment section para masagutan ang evaluation form. Pagkatapos masagutan, makikita ninyo ang link para ma-download ang information materials. Paglipas ng isang linggo ay matatanggap ninyo ang inyong digital certificate. And to officially start our webinar, here is Dr. Renato Soledum Jr., Undersecretary of DOST and Officer in Charge of PHIVOLCS, to give his opening remarks. Magandang araw po sa inyong lahat. 30 years ago, nagkaroon po ng isang napakalakas na lindol, magnitude 7.8, dito sa Luzon. Marami pong namatay, maraming nasira mga bahay at gusali, at maraming naparilisang operasyon. Hindi lang ng gobyerno, pati rin ng business sector. Sa panahon ngayon ng COVID, naranasan natin ng isang large-scale na pangyayari tulad ng COVID-19 ay makakaapekto hindi lang sa gobyerno, mula sa lokal hanggang nasyonal na pamahalaan, pati rin sa mga businesses, pati rin sa mga komunidad, pati rin sa mga pamilya at bawat individual. Kailangan nating pagpatuloy ang paghanda sa COVID. Pero hindi dapat nating malimutan na posibleng magkaroon pa ng malalakas o malalaking mga pangyayari na mula sa mga natural na proseso tulad ng pagdaan ng bagyo, pagkaroon ng mga malalakas na pagsabog ng bulkan, at malalakas na paglindol. At kung titingnan natin, posibleng mas higit pa ang epekto ng mga natural na panganib kung ito ay napakalakas. Tulad po, ang magnitude 7.8 na lindol noong 1990 dito sa Luzon. Pagkatapos po ng 1990 Luzon earthquake 30 years ago, marami na po tayo mga naranasan pang mga paglindol. Dito po sa ating bansa, recently, nagkaroon po ng lindol in the second half noong 2019 sa Mindanao. Marami pang mga lindol na nangyari in between the 1990 earthquake and the Mindanao earthquakes. Marami po tayong natutunan na mga lessons, mga aral upang mapaglabanan ang pagkakaroon ng malakas na paglindol. Una po ay kahandaan ng bawat individual, pamilya at komunidad. Dapat po nilang malaman ang mga panganib, yung tinatawag na mga earthquake-related hazards. Paano ito paghahandaan at paano ito pagtutulong-tulungan ng individual, ng pamilya, local government and national government upang hindi tayo lubos na maapektuhan, lalo na ang mga pagkasira ng ating mga bahay at gusali at paano makabango ng mabilis. Napakahalaga sa kahandaan ang pag-uunawa ng mga proseso patungkol sa lindol, mga terminolohiya patungkol sa lindol, mga panganib associated with earthquake, at yung mga reports na ibinibigay ng PHIVOLCS. Itong lindol ay bigla ang pangyayari, kaya dapat alam na natin ang mga binabanggit sa mga quick information na binibigay upang ang ating reaksyon ay mabilis at tama. Ito po ay ibabahagi sa atin ngayong araw ni Mr. Jeffrey Perez na siyang magbibigay ng pagpapaunawa sa lindol at mga panganib dulot nito. At syempre, ang susunod ay yung mga earthquake information na binibigay kaagad kapag nagkaroon ng paglindol ni Ms. Gail Rivera, ang susunod nating speaker after Mr. Perez. Ang susunod pong lesson, maliban po sa mga information, ay tibay ng ating mga gusali o bahay na itinatayo. At tatlo po ang ating dapat matandaan. Una, tamang disenyo. Hindi po dapat kahit ano lang ang ating ipapagawang bahay. Ito pong disenyo ay naayon sa ating building code. Pangalawa, yung tamang mga materyales na ginagamit. Hindi po dapat substandard. At ang minimum standard ay 6 na pulgada or 6-inch hollow blocks at 10 millimeter reinforcing bar. Pag mas mababa po dyan, nakita po natin na nasisira. At ang pangatlo ay tamang construction or workmanship.
Siyempre, kailangan din nating pag-isipan ano ang epekto ng lindol kung sakaling mangyari uli ito sa bawat syudad at bawat bayan. At ito pong mga epekto ay pwede po nating makuha na bago pa mangyari ang lindol upang mapaghandaan ng mabuti. Para yung ating paghahanda at ang ating recovery plan at response plan ay angkop doon sa may imagine nating disaster. At nagkaroon po tayo ng mga softwares na inihinda tulad po ng REDAS or Rapid Earthquake Damage Assessment System na marami nang gumagamit at yung paggagawa ng GeoRisk Philippines Initiative na nagdulot po ng iba't ibang application na in 2019 inilunsad po natin yung Hazard Hunter PH. Bukas po ay magkakaroon tayo ng programa same day as the 1990 Luzon Earthquake upang ilunsad ang bagong application part ng GeoRisk Philippines Initiative. Ito po yung GeoMapper na madali po nating mamapa ang iba't ibang istruktura ang bahay o kung anuman sa bawat local government sa pamamagitan ng ating computer o di kaya ay cellphone lamang. So meron po tayong mga application na naisagawa mula noon at ito po ay mga application na talagang magagamit ng bawat isa at recognized po sa international community yung innovations na ginawa ng Department of Science and Technology, PHIVOLCS. So, marami pong salamat sa inyong pagdalo dito sa ating webinar. Importante po na matuto kayo sa mga terminolohiya, mga panganib, at kung meron po kayong tanong, ay magtanong lang po kayo mamaya at ito po isasagutin ng ating mga speakers, si Mr. Jeffrey Perez at Gail Rivera. Ito pong dalawang speakers natin ay batikan na sa kanilang mga larangan, mga fault finder, ang isa dyan, si Mr. Perez, at of course, si Gail Rivera naman ay sila po ay kasama sa tagabantay at tagapagbalita ng mga lindol. Marami pong salamat sa inyong pagdalo at magandang araw muli. Maraming salamat, Yusek Solidu. Marang webinar na ito ay hindi namin ginagawa para manakot. Gaya nga ng sabi ni Yusek Solidum, sa halip ito ay paalala ng isang mapinsalang lindol ay maaaring mangyari muli anumang oras, kaya dapat tayo ay maghanda. Naway matuto tayo sa mga aral mula sa karanasan na ito. Sa gitna ng COVID-19 pandemic, kailangan maging handa at ligtas rin tayo sa panganib na isang malaking lindol. At upang paghandaan at turuan tayo paano makakapaghanda, ay narito ito sa 2017 Young Outstanding Scientist and Supervising Research Specialist, Mr. Jeffrey Perez. Maraming salamat, Missy. At maraming salamat din po sa pagsama sa amin, sa aming kauna-unang Infobit. Ako po si Jeff Perez, isa po akong geologist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa araw po na ito, ang ipapaliwanag natin ay ang tungkol sa earthquake at earthquake hazards. Kung matatandaan po natin, noong 1990, July 16, nagkaroon ng isang malakas na lindol, magnitude 7.8, dito sa Central Luzon. Aaminin ko na po, buhay na po ako during that time. Isa po akong high school, first year high school student, dito po sa Quezon City. Noong pong time na yon, nasa second floor ako ng building, nagkaklase kami at bigla naming naramdaman yung lindol na yon. During that time, siya po yung isa sa pinakamalakas na lindol na naramdaman ko. After po nun, nagtrabaho ako dito sa PHIVOLCS at last year, nung ako po ay nasa Cotabato, naramdaman ko rin po yung halos ganong kasing lakas na lindol noong October 2019 sa may Kidapawan City. So ngayon po, ang ipapaliwanag natin ay a little bit about earthquake and earthquake hazards. Ito po yung outline ng aking presentation. Sasagutin natin ng ilang mga katanungan. Unang tanong, what is an earthquake? What are the different types of natural earthquakes? Bakit ba nagkakaroon ng lindol sa Pilipinas? How to locate the epicenter of an earthquake? How do we measure the strength of an earthquake? At bibigyan ko rin po kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa mga earthquake hazards. Siguro po lahat sa atin, lalong-lalo na kung kayo ay nandito sa Pilipinas, ay nakaramdam na ng lindol. Ano nga ba ang lindol? Ang earthquake is a weak to violent shaking of the ground produced by the sudden movement of rock materials below the earth's surface. Ito po ay ang paggalaw ng lupa
maaaring ito ay mahina, kung minsan naman ito ay malakas. Marami sa atin, siguro yung mga bata, yung mga nasa millennials, hindi pa kayo nakakaranas ng malalakas na lindol. Pero kung tatanungin natin yung ating mga parents, malamang yan, nakaramdam na sila ng isang malakas na lindol. May dalawang klase ng natural earthquakes. Tectonic earthquakes at volcanic earthquakes. Ang tectonic earthquakes ay mga earthquakes produced by sudden movements along faults and plate boundaries. Ang nagkakos ng tectonic earthquakes ay mga faults at plate boundaries. Ang tectonic earthquakes, normally, kapag mataas ang magnitude, nararamdaman siya sa malakas, sa malawak na, na area. Samantalang, ang volcanic earthquakes naman ay mga earthquakes produced by movement of magma beneath volcanoes. Nararamdaman ang mga volcanic earthquakes normally sa paligid ng vulkan. Bakit nagkakaroon ng volcanic earthquakes? Kasi sa loob ng isang vulkan, meron tayong tinatawag na magma. Habang ang magma ay tumataas papunta sa bunganga ng volcano, nagkakaroon ng paggalaw at ito ay nagkakaroon ng nagiging cause ng volcanic earthquakes. Kung kayo ay nasa paligid ng isang vulkan, normally kapag merong activity na nangyayari sa volcano, pwede niyong maramdaman ang volcanic earthquakes. Nararamdaman ng volcanic earthquakes sa paligid ng isang vulkan at ito ay isa sa mga parameters na ginagamit ng PHIVOLCS para malaman kung merong aktibidad na nangyayari sa isang vulkan. Ginagamit din ng PHIVOLCS ang volcano tectonic earthquakes na classification. Ang volcano tectonic earthquakes ay isang uri or type of volcanic earthquakes associated with failure or breakage of rock materials along faults and fractures beneath active volcanoes. Ang pagkakaroon ng isang lindol ay hindi nangyayari kung saan-saan lang. Ang mga lindol, they are not dispersed but concentrated along narrow zones. Ibig sabihin, kung saan may mga plate boundaries, kung babalikan natin yung ating pag-aaral tungkol sa mga plate tectonics, itong mga boundaries na to ng mga plate tectonic plates, doon nagkakaroon ng mga lindol. Yung mga pulang nakikita nyo dito sa mapa, ito yung mga pulang tuldok. Ang sinasabi nito, ito yung mga lindol na nangyari dito sa mundo. Itong parang bilog na to, ito yung boundary ng tinatawag nating Pacific Plate. Ito rin ang tawag natin dito ay yung Pacific Ring of Fire. Ano ba yung Pacific Ring of Fire? Ang Pacific Ring of Fire ay isang lugar na kung saan nagkakaroon ng madaming lindol at dito rin nagkakaroon ng mga active volcanoes. Ang Pilipinas, makikita natin, syempre maliit lang tayo sa mapa, makikita natin na halos tinadtad na tayo ng mga lindol. So ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire. Ang dalawang mapa na to ay nagpapakita ng Pilipinas. Ang nasa left side natin, ito yung mga mapa ng mga earthquake generators sa Pilipinas. At sa kabila naman, sa right side, itong mapa na to ay nagpapakita ng seismicity ng Pilipinas. Sabi nga natin, the Philippines is a seismically active country. Itong nakikita niyong kulay puti, ito ang mga earthquake generators na nasa dagat. Nasa eastern side ng Pilipinas, sa may Philippine Sea Plate, makikita natin yung East Luzon Trough at Philippine Trench. Itong East Luzon Trough at Philippine Trench ay mga earthquake generators at we would expect na nagkakaroon ng lindol dito sa bahagi ng Philippine Sea na Philippine Sea sa may Philippine Trench at dito madalas nagkakaroon ng lindol. Sa may western side naman ng Pilipinas, sa may West Philippine Sea, doon natin makikita yung Manila Trench. Meron tayong Manila Trench, Negros Sulu Trench, at yung Cotabato Trench. Itong mga kulay puti na to, ito yung mga trenches, ay pwedeng panggalingan ng lindol. Mahalagang tandaan natin na kapag yung lindol ay mangyayari sa dagat, mataas yung magnitude ng lindol at mababaw yung epicenter ng lindol, maaari siyang magkaroon ng tsunami.
Sa pagitan naman o sa may gitna ng Pilipinas, ang makikita natin ay mga red lines. Itong mga red lines na to, ang tawag natin dito ay mga active faults. Ang mga active faults ay pwedeng panggalingan ng dindol. Halos buong Pilipinas ay may mga active faults maliban sa Palawan, at ang isa sa pinakamahaba or ang pinakamahabang active fault natin ay ang tinatawag na Philippine Fault. Ang Philippine Fault is a 1,200 kilometer long fault na magsisimula siya sa may Northern Luzon, tatawid siya ng Quezon, sa may Masbate, Leyte, papasok siya sa may Surigao City, sa may San Francisco at Surigao City, tapos lalabas siya sa may Mati, Davao Oriental. Itong Philippine Fault, 1,200 kilometers, hindi naman siya gumagalaw ng isang beses lang. Ang Philippine Fault ay gumagalaw ng iba't ibang segments. At ang isa sa mga segment ng Philippine Fault ay gumalaw noong 1990. Ito yung tinatawag nating digdig segment ng Philippine Fault na siyang naging cause ng dindol noong 1990. Gaano ba ang kadami ang dindol sa Pilipinas? Ito namang mapang nakikita nyo ay mapa ng mga dindol sa Pilipinas. Bawat isang bilog na nakikita natin ay isang dindol. Habang lumalaki yung bilog ng dindol, ibig sabihin mas mataas yung magnitude ng earthquake. Ang average natin is at least 20 earthquakes ang nare-record ng PHIVOLCS araw-araw. So ganun kadami yung mga lindol na nare-record natin. At least 100 to 150 ang mga nararamdaman ng tao sa isang taon. Hindi naman sa isang lugar lang, kundi sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At halos 100 destructive earthquakes na ang nangyari for the past 400 years. At isa nga dito yung 1990 earthquake. Paano ba natin nalalaman kung saan nanggagaling ang lindol? Ang lindol, magsisimula siya sa paggalaw ng mga faults at trenches. Magsisimula yung lindol sa tinatawag nating focus. Ang focus, ito siya, nasa ilalim siya ng lupa, siya yung center ng energy release during an earthquake. So siya yung point inside the earth where the earthquake started. Kapag yung focus na nasa ilalim ng lupa ay i-project natin papunta sa surface, ang tawag natin sa kanya ngayon ay epicenter. So the epicenter is the point on the surface of the earth directly above the focus. So ang palagi niyong maririnig sa PHIVOLCS ay yung epicenter. So pero magsisimula ang lindol na nasa ilalim ng lupa, tinatawag natin siyang focus at pinoproject lang natin siya sa surface o epicenter. Mas malapit tayo sa epicenter ng earthquake, mas mararamdaman natin ang lindol. Ito nakikita niyo, itong instrumento na to, ang tawag dito ay seismograph. Ang seismograph, siya yung instrument na nakaka-record ng lindol. Ito ay lumang instrumento or lumang seismograph, pero yung mga seismograph natin ngayon, digital na. So, sa pag nagkaroon ng lindol, nagkakaroon ng mga seismic waves. So, yung seismic waves ay nare-record ng mga seismogram. So yung mga teachers natin, kung matatandaan nyo, meron tayong tinatawag na P wave, S wave, sa mga susunod dating Infobit, i-discuss natin yan. Pero ang gusto kong ipakita sa inyo is itong mga seismograph na to, nakaka-record siya ng seismic wave at napuproduce niya yung seismogram. Itong nakikita nyo sa dalawa ay yung actual na seismogram noong 1990 earthquake. Ito yung seismogram ng 1990 earthquake, at ito naman yung seismogram sa may Bislig, ito ay sa may Cebu. Kung mapapansin nyo, kung walang lindol, malinis lang yung seismogram o yung sulat ng seismogram. Pero kung magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng vibration or paggalaw yung pinakasulat niya, kaya natin nakikita itong mga sulat na to. Ito yung record ng mga lindol.
So para malaman yung lindol, ang kailangan natin ay magkaroon ng tatlong seismic stations. So pag meron tayong tatlong seismic stations, imi-measure ngayon yan ng mga seismologists. Imi-measure nila yung tinatawag na nating P and S wave arrivals. Importante yung P arrivals. And then merong mga computations na gagawin para makita yung tinatawag na radius. So we need at least three different seismic stations at ang gagawin ng mga seismologists ay itatriangulate na siya. Yung ganitong proseso, ito yung ginagawa ng mga dati, pero dahil sa mga modern technologies natin, mga computations, kinocompute na yan ngayon digitally. So paano naman natin nalalaman yung lakas ng lindol? So how do we measure the strength of an earthquake? Meron tayong dalawang terms na dapat natandaan, yung magnitude at intensity. Ang magnitude, ito yung measure of the total energy release of an earthquake. Samantalang yung intensity naman ay yung the estimate of the effects of an earthquake at a particular site. So, sisimplihan natin siya. Ang magnitude, siya yung total energy release. Yung intensity naman, ito yung perceived strength. Ibig sabihin, yung magnitude, nasusukat siya ng mga instrumento, ng mga seismograph natin. Tandaan natin, siya yung energy release. Tapos, ang magnitude, binibigay namin siya or nalalagay natin siya sa information using Arabic numbers. 5.3, 7.2, 7.8. Samantalang yung intensity naman, it is based on relative effect to people and structure. Ibig sabihin, ang intensity ng lindol ay nagkakaiba depende kung gaano tayo kalayo sa epicenter ng earthquake. Mas malapit tayo sa epicenter ng earthquake, mas mataas yung intensity na mararamdaman natin, samantalang yung magnitude, dahil siya yung energy release, iisang number lang siya. Simplihan pa natin. Kung meron tayong isang bombilya na umiilaw, yung wattage ng isang bulb, ang katumbas niya sa earthquake ay magnitude. Kunwari, yung bulb natin ay 20 watts. So ang magnitude niya, 20 watts. So yun yung energy release. Samantalang yung liwanag ng bombilya, ng bulb, yung liwanag niya, ang tawag doon ay intensity. Mas malapit tayo sa bombilya, mas maliwanag, mas mataas yung intensity, samantalang habang lumalayo tayo, bumababa na yung intensity. Or yung liwanag din ng bombilya. Tatandaan natin, wag natin itong pagpapalitin. Magnitude, isang number lang siya. Ang intensity, normally nakasulat siya sa Roman numerals, like IX, ibig sabihin 9, VII, 8, intensity 8. Yun yung paggamit natin. Intensity and magnitude. Sa Pilipinas, ang ginagamit natin para i-describe yung intensity ng lindol ay ang PHIVOLCS Earthquake Intensity Scale. It's a 10-point scale na habang tumataas ka, mas malakas yung lindol at mas marami niyang nade-devastate. Hindi natin siya matatalaki ngayon, pero sa mga susunod nating infobit, i-discuss natin to isa-isa. Ang tatandaan natin is that kapag intensity 1, intensity 2, intensity 3, baka hindi natin maramdaman yung lindol dahil sa hina nito. Ang intensity 4 na lindol, ito yung lindol na pwede na kayong magising. Kunwari, natutulog kayo hating gabi or natutulog kayo, bigla kayong nagising dahil sa lindol, at least intensity 4 ang lindol. Ang intensity 4, kapag nag-aabang kayo sa kalsada, tapos may dumaan na malaking na truck, mapapansin nyo para kayong nauga, ganun kalakas yung intensity 4. Kapag intensity 5 naman, lahat tayo pwede nang makaramdam ng lindol. Nasa loob ka man o nasa labas ng bahay, maaari nyo nang maramdaman yung lindol. Kapag intensity 6, yan yung may makikita na kayong gumagalaw ng mga gamit sa loob ng bahay at dito makakakita na kayo ng mga hairline cracks o maliliit na cracks sa mga walls ng mga bahay natin. Intensity 7, may mga gamit nang bumabagsak. Kapag intensity 8 naman, may mga
mga substandard na mga structures or buildings na pwede nang masira. Intensity 9, medyo mas maraming nasisira, at 10, completely devastating. Noong 1990 earthquake, yung mga kababayan natin na nandun sa may Central Luzon, sa may Dagupan, sa may La Union, sa may Baguio, sila ay nakaramdam ng intensity 8 na lindol. Very destructive. So kapag nagkaroon naman ng isang malakas na lindol, maaaring iba-iba yung epekto sa atin. Kapag ang intensity ng lindol ay tumaas sa intensity 6, sinasabi nating damaging na yung lindol. Bakit? Kasi at intensity 6, diyan na tayo nagkakaroon ng mga cracks sa building. Kapag nagkaroon naman ng isang malakas na lindol, ito yung mga earthquake-related hazards na pwede nating makita. Pwedeng magkaroon ng tinatawag na ground rupture, may marong malakas na ground shaking, liquefaction, earthquake-induced landslide, tsunami, at yung secondary hazard, which is fire. Iisa-isahin natin siya, pero hindi natin i-detalye. Abangan nyo yan sa mga susunod nating infobit. Ano ba yung ground rupture or fault rupture? Fault rupture is the creation of new or the renewed movements of old fractures, oftentimes with the two blocks on both sides moving in opposite directions. Ang nangyayari lang dito is that yung earthquake na magsisimula sa ilalim ng lupa, may gumalaw na fault sa ilalim ng lupa. Yung fault na yon na nasa ilalim ng lupa, maaaring tumagos siya hanggang sa surface, hanggang sa ground. Katulad nung nangyari nung 1990 earthquake. Itong nakikita natin, ito yung kuha, aerial shot, nung after the 1990 Luzon earthquake. Ito ay kuha sa mga palayan or farm or rice field. Itong pilapil na to, kung makikita natin yung cursor ko, itong pilapil na to, before the earthquake, ang kapartner niya is this one. Ito siya, ito yung partner niya, at ito yung partner niya. So before the earthquake, itong mga pilapil na to, diretso siya. Tapos nagkaroon ng lindol, magnitude 7.8, ito yung fault na gumalaw. Ganito siya. Ito yung fault, ito yung crack na nangyari. Itong fault na to na gumalaw is around 120 kilometers. Ganong kahaba. Ito yung tinatawag nating digdig segment ng Philippine Fault. 120 kilometers yung gumalaw. Nagsisimula siya sa north sa may Kayapan, Nueva Vizcaya, at nag-extend yung paggalaw ng fault na yon hanggang Gabaldon, Nueva Ecija. Gaano yung displacement nitong mga pilapil na to? Itong dalawang pilapil na to na dat nung una ay magkadugtong ay gumalaw ng halos 6 meters. So imagine natin, paano kung sakaling merong bahay sa ibabaw ng fault? Gagalaw siya or masisira sigurado yung bahay na nasa ibabaw ng fault. Recently, actually, nagtatrabaho na ako sa PHIVOLCS, nakita din natin itong nangyari, katulad nung nangyari nung 1990 Luzon earthquake. Isa sa mga nangyaring surface rupture na earthquake ay during the 2013 magnitude 7.2 earthquake sa may Bohol. Yung tinuturo ng red arrow, ito yung fault na gumalaw, ito yung tinatawag nating Inabanga fault or North Bohol fault. Itong fault na to, itong nakikita natin, ay halos 6 na kilometrong dire-diretso. Tapos, hindi siya gumalaw ng horizontal, gumalaw siya vertically, at na dito sa point na to is at least mga 2 meters yung paggalaw niya vertically. Noon namang 2017, nagkaroon ng lindol, magnitude 6.7 earthquake sa may Leyte, ito yung fault na gumalaw. Ito yung basketball court. Kung mapapansin nyo, nasira yung basketball court, may nasirang building, at itong building na to, nakatayo pa rin siya, pero sa loob ng building, sira-sira, or halos hindi mo na talaga siya magagamit. Tapos may mga sumunod na mga bahay na dinaanan ng fault. Ito namang fault na to, ang gumalaw dito ay yung tinatawag nating latest segment ng Philippine Fault. Ibig sabihin, kadugtong siya ng fault na gumalaw noong 1990, pero yung fault na yon ay nandito naman sa may Leyte. Isa pang hazard na pwedeng mangyari kapag nagkaroon
ng malakas na lindol ay yung ground shaking. Yung ground shaking is the disruptive up and down and sideways vibration of a ground during an earthquake. Sabi nga ni Yusek Solidum, dapat nating tandaan ano ba yung mga nangyayari kapag nagkaroon ng lindol. Kung makikita natin itong mga pictures na nandito, ito ay yung Hyatt Hotel sa may Baguio City. Nag-collapse siya during the 1990 Luzon earthquake. Ito naman, this is a three-story building sa may Kananga, Leyte, na nasira din ng 2017 Leyte earthquake. At noon namang nakaraang taon sa may Kidapawan City, ito ay isang hotel sa may Kidapawan City, isang building na halos seven-story building, nag-collapse, bumagsak din siya during the 2019 series of earthquakes sa may Cotabato. So, ang nakikita natin ngayon ay mga buildings na nagko-collapse. Maaari naman itong iwasan kung yung mga buildings natin ay sumusunod sa tinatawag nating building code. May mga certain parameters doon na kapag sinunod ito habang tinatayo natin yung mga buildings natin, ay magiging safe yung mga building natin. Tandaan natin, kapag nagkakaroon naman ng malakas na lindol, hindi naman lahat ng buildings ay nasisira. Ang nasisira lang ay yung mga substandard. Pumasok tayo sa loob ng building. Pwedeng hindi naman nasira yung building natin, pero may mga gamit tayo sa loob ng buildings na or loob ng bahay natin na pwedeng bumagsak. So ito yung kalaban natin ngayon. Pwedeng matibay yung building natin, pero yung mga gamit natin sa loob ng bahay ay maaaring bumagsak at ito yung pwedeng makapinsala sa atin. Isa pang hazard ay yung tinatawag na liquefaction. Ang liquefaction, nangyayari siya sa mga lugar na malapit sa dagat, sa ilog, mga binabahang lugar, mga dating mga river channels. Ito yung pwedeng pagmula ng mga liquefaction. Katulad ng nangyari sa may Dagupan City na kung saan yung building hindi siya bumagsak pero tumagilid siya. Hindi na natin siya mapapakinabangan. May mga bridges dahil sa lateral spreading ay bumagsak or nasira. Ito yung mga pictures ng 1990 Luzon earthquake. Pero nangyayari din siya during the recent earthquakes. Katulad ng nangyari sa Bohol, sa may munisipyo ng Inabanga, ang nangyari sa kanya, yung putik or yung sand na nasa ilalim ng lupa, lumalabas siya. Ang tawag natin dito ng mga geologists ay sand boil. Akala ng mga tao may bulkan na tumubo, pero ang tawag dito ay sand boil. Ang nangyari lang dahil sa yung mga bato or buhangin na nasa ilalim ng lupa ay hindi compacted. Nung inalugma siya, bigla siyang lumabas dahil sa changes in pressure. Nagkaroon din ng mga liquefaction events, mga lateral spreads sa may Davao del Sur noong lindol na nangyari noong December 15 last year. Itong isang hazard na to, nangyayari naman siya kapag ang lugar natin ay nasa bundok. Imagine ninyo, mga bundok, aalugin natin ng mataas, ang mangyayari, pwedeng magkaroon ng earthquake-induced landslide. These are downslope movements of rocks, soils, and other debris commonly triggered by strong shaking. During the 1990 Luzon earthquake, maraming landslide na nangyari sa may Nueva Vizcaya, sa may Baguio City, at some of these landslides nag-cover siya ng mga national highways natin. Katulad dito sa may Maharlika Highway. Hindi lang noong 1990. Noong 2013, some of the Chocolate Hills, nagkaroon din ng landslide. This picture, nangyari siya sa may 2017 Leyte earthquake sa may Ormoc City. Mabuti na lang yung landslide nasa may kabilang side ng bundok, hindi dito sa may mga kabahayan. At noong 2019, sa series of earthquakes sa may Cotabato at Davao del Sur, maraming landslides din ang nangyari. Ang last hazard na pwedeng mangyari kapag nagkaroon ng lindol ay yung tinatawag nating tsunami. Ang tsunami, simplihan lang natin, these are series of waves caused commonly by an earthquake under the sea. So magkakaroon ng tsunami normally kapag may malakas na lindol na ang epicenter niya ay nasa dagat. Hindi lahat ng lindol na nasa dagat magkakaroon ng tsunami. May mga parameters din siya. Unang-una, dapat yung epicenter or yung hypocenter niya nasa dagat. Mababaw lang yung panggagalingan ng lindol at meron tayong magnitude classification.
Maraming salamat sa pakikinig at sa mga susunod na pagkakataon ay asahan namin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Thank you, Sir Jeff. Ipapaliwanag ng ating susunod na speaker ang iba't ibang bahagi at nilalaman ng isang DOST-PHIVOLCS earthquake information na nilalabas namin sa aming Facebook, Twitter, at website. Si ang ating next speaker, she finished her Master of Arts in Physics sa UP Diliman and Master in Disaster Management sa National Graduate Institute for Policy Studies sa Tokyo, Japan. 7 years na siya nagtatrabaho dito sa PHIVOLCS. Let us listen and learn from Ms. Arian Gail Rivera. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon naman, alam na natin kung ano ang lindol at kung bakit maraming lindol sa Pilipinas, ipapakita ko kung saan natin malalaman ang impormasyon sa araw-araw tungkol sa lindol sa Pilipinas. So ano ba ang earthquake information? So ang earthquake information ay isang dokumento o isang produkto kung saan natin makikita ang impormasyon tungkol sa mga lindol na nagaganap sa Pilipinas. Ang earthquake information ay accessible sa publiko na mabilis nating makukuha kung nais nating malaman ang mga impormasyon. Ayan. So bakit ba ako magiging interesado sa earthquake information? Bakit ba siya mahalaga? Ayan. Una, para malaman natin kung totoong may naganap na lindol. So maaring nahilo lang ako or may ginagawa lang sa kabilang kanto na nagpayanig ng lupa. So ngayon, since accessible naman yung info, malalaman at makoconfirm natin kung may naganap pa na isang lindol. Pangalawa, mahalaga rin malaman natin ang mga nagaganap na aktibidad sa ating kapaligiran. Pangatlo, kung malakas ang isang lindol, makakatulong ang earthquake information para malaman natin kung may inaasahan ba tayong aftershock, kung meron ba tayong ine-expect na damages sa ating paligid. Ayan. So mahalaga rin ang earthquake information kung sakaling may nagkaroon ng malakas na lindol, alam ng mga ating LGU, ng mga ating DRR officer kung saan nangyari yung lindol at ngayon mapupuntahan nila kung at makakapag-guide ito sa kanila sa kanilang relief operations. Ayan. So bago natin talakayin ang bahagi ng ating earthquake information, alamin muna natin kung paano tayo nakakapag-create ng earthquake information o saan nagmumula ang ating data. Ayan. Meron tayong Philippine Seismic Network kung saan meron tayong 104 in total. So, nadidivide dyan sa 68 satellite stations, 29 staff control station or ating field station, at meron din tayong 7 volcano observatories. So kada isang istasyon, maaring meron itong broadband sensor, short period, or strong motion. So bawat isang klaseng sensor at meron siyang magkakaibang kategorya at meron siyang specific na nare-record depende sa klase ng lindol. Kung malakas na lindol, strong motion. Kung malayo, masasagap natin gamit ang broadband setter. Pero kung local naman ng event, marerecord siya ng ating mga short period. So lahat ng data galing dito sa ating Philippine Seismic Network ay matatransmit. Ayan, gamit ang ating mga satellite and ayan, digital. So itong picture, ayan, ito ay isang sample ng ating actual earthquake record. So meron siyang 3 components, meron tayong east-west, north-south, and then ang ating vertical component. So, mahalaga, malaman natin ito, kagaya na nang explain kanina ni Sir Jeff, ang value ng ating din triangulation. So, mas dense yung network, mas maganda ang ating location capacity. Yan. So, lahat ng data ay pumapasok sa ating data receiving center. So, ito yung ating almost real-time data acquisition. So, lahat din ng data processing ay nangyayari sa ating data receiving center. So, dito, nagmo-monitor tayo 24/7 para sa ating earthquake monitoring and tsunami monitoring. So, ayan. Itong ating data receiving center ay nakalocated sa Quezon City. Bagamat meron din tayong Tagaytay Meter Station at dinedevelop na double cluster station kung saan
kung sakali man down yung center natin, meron tayong mga backup. So asahan natin na makakapag-release pa rin tayo ng earthquake information. So ito yung sample ng ating earthquake information. Ngayon, isa-isahin natin yung parte nito para mas maintindihan natin kung ano ba yung sinasabi ng mga nakasulat dito at para maintindihan din natin kung paano ito makakatulong sa atin. Yes. So unang bahagi, itong nasa taas natin, ay din nating tawagin header, ang nakasulat saan ay ang issuing agency. So sa Pilipinas, ang DOST-PHIVOLCS ang mandated agency para sa disaster mitigation ng earthquake and other related hazards. So dito nakasulat ang pangalan ng institute, address ng institute, and then yung mga ating mga contact details. Dito rin sa part ng earthquake information na ito, nakasulat ang earthquake information number. So earthquake information number, ito yung number ng issue 1. So pag sinabing earthquake information number 1, ito yung ating preliminary earthquake information. So ito yung una nating nare-release. And as much as possible, ma-issue din natin agad. So yung susunod sa earthquake information number 1, say earthquake information number 2, 3, 4, 5, ito na yung mga updated earthquake information. So wag tayong malilito. Ayan. So sa ilalim na parte naman, dito sa ilalim natin, nakasulat naman dyan yung tungkol sa issue 1. So in relation dun sa kanina, nakalagay dito anong oras at anong araw na issue yung earthquake information at kung sino yung mga taong nag-issue ng earthquake info. And then meron tayong note sa ilalim na this is will only the bulletin unless additional information becomes available. So para mas maintindihan natin yung sinasabi nitong mga to, meron tayong example. Ayan. Itong nasa kaliwa ay ang ating earthquake information number 1. So, nangyari yung event ng July 4, 2020 at 1:45 a.m. sa Kalilangan Bukid noon. So, itong earthquake na ito ay na-issue nung July 4 at 1:55 a.m. So, dito sa preliminary information, meron siyang magnitude 3.6 at meron pa lang tayong instrumental intensity. Pero once na pumasok na yung mga data, mas maraming data sa ating other networks and sa ating field station, also pag nakakalap na rin tayo ng marami ng intensities, nag-a-update tayo ng earthquake information. So ito na sa kanan, ito na yung ating earthquake information number 2. Asahan nyo na mayroon tayong update earthquake information within 24 hours. Ayan. So, mapapansin, since nagkaroon na tayo na dagdagan ng data, may slight changes tayo sa magnitude. And then, mas marami na tayong intensity reports. Ayan. So, issue date nito ay noong 9:15 a.m. So, ayan. Marami kasing sa Facebook or maraming tumatawag, nalilito sila kung bagong event ba yan, bakit late nyo na na-post yan, or bakit nagbago yung details? Ayan. So dito, nakikita natin na same event lang siya. Same time, same date. And then, nag-iba lang or nag-update lang yung earthquake information. So, in reference, lagi natin titignan yung earthquake number and then yung issue 1 date. So, sa ating website, ang dinidisplay na natin ay yung mas latest information. Ayan. So next part naman ng ating earthquake information ay yung ating earthquake parameters. So lahat ng detalye sa earthquake parameters ay galing sa ating seismic network and na-process natin sa data receiving center. So in-explain kanina yung mga kahalagahan ng mga details na to, pero isa-isahin natin kung paano siya kinukuha. Ayan. Sa date and time, so si PHIVOLCS, ginagamit niya for all data processing ay coordinated universal time. So, bakit? Kasi para madali din tayo sa data exchange at para makarefer din tayo sa ating international partners. Pero pagdating naman sa issue 1 for public use, ang ginagamit natin ay Philippine Standard Time. So, para mas madali tayong ma-release sa oras natin. Ayan. So next part ng ating earthquake information ay yung location and depth. So in-explain kanina yung difference ng epicenter and hypocenter. So dito sa location, makikita natin yung latlong.
So, ayan yung location ng ating epicenter. So, pag dinagdag natin itong depth, ayan, ma-approximate natin kung nasan yung hypocenter. Ito namang lugar na to, itong ating reference town ay pinipili kung ano yung nearest town, either nearest town, nearest populated city, or pwede rin naman meron tayong clustering of events doon para ma-refer natin doon sa previous earthquake. So, doon napipili yung ating reference. Yan. So, meron din dito makikita sa ating earthquake information yung origin ng earthquake or kung anong type of natural earthquake yung nag-occur. So, pwedeng siyang choices, pwedeng maging tectonic, pwedeng volcanic, and volcano tectonic. So, there are times na meron tayong tectonic initially and then pag na-confirm ng ating volcano division, na-update natin siya sa volcano tectonic. So, ayun. So, pag nag-check din tayo ng ating earthquake information, so mahalaga bawat detalye makita din natin kung anong nagbago at kung bakit siya nagbago. Ayan. So, sa ilalim naman, so last part ng ating earthquake parameters ay yung magnitude. So, ito yung pinakamahalaga. So, dito kasi malalaman kung gaano kalakas yung earthquake. Ayan. So, meron si PHIVOLCS ginagamit na iba't ibang klase ng type ng magnitude. So, meron tayong surface wave magnitude, local magnitude, moment magnitude, and body wave magnitude. So, ito yung mga symbol niyan. So, example dito, ang ginamit ay surface wave magnitude. So, by default, ang ginagamit natin ay surface magnitude. Pero kung makikita nyo dito sa graph dito, meron siyang kanya-kanyang limit. So, si local magnitude, hindi niya na kaya malalaki. So, pag 4.5 and above, ginagamit natin ay moment magnitude. So, ayun. So, huwag malilito kung ano klase yung magnitude na ginagamit natin. So, ang mahalaga naman ay itong numbers na nakikita dito. Ayan. So, next part ng ating earthquake information ay yung mapa. Sa mapa makikita yung approximate location na represented na itong red circle ng ating epicenter. So pag nakita mo yung epicenter, makikita mo yung kanyang nearby na towns. Also makikita din mo yung red lines which is the nearest active faults and makikita rin natin yung location ng trenches. So ito yung mga possible source ng naganap na earthquake. So, mahalagang makita din natin kung saan at para aware din tayo kung gaano kalayo sa atin yung naganap na lindol. Ayan. So, ditong part naman na ito ng ating earthquake information, kung itong mga kanina ay galing sa ating seismic network dito sa taas, itong portion naman na ito ay dito naman ay manggagaling sa ating pagsusurvey or additional information na kailangan natin malaman. So, mostly, ang nakalagay dito ay yung tungkol sa ating intensity. Kanina, dinifferentiate yung magnitude nga galing sa network. And yung intensity naman ay ito yung effect sa environment and sa naramdaman ng tao. Ayan. So, meron tayong two-way ng pag-report ng intensity. So, paano ba si PHIVOLCS kumukuha ng intensity? Ayan. So, meron tayong two-way. Una ay via intensity survey. Pag meron tayong naganap na lindol, imamapa natin to para makita yung location at sinecheck natin yung nearby city. So, tatawagan natin isa-isa at magsusurvey tayo kung naramdaman ba ni lindol. So, ang mga common tanong, naramdaman nyo po ba yung lindol? Nasaan po kayo nung oras ng lindol? Nasa loob po ba ng bahay? Nasa labas? Ano po ba yung napansin nila sa kapaligiran? Kung may natumba? May naglaglagan po ba? Mahalaga rin malaman kung may narinig ba silang ugong sa ilalim ng lupa, kung meron bang rumbling sounds, okay, yun nga yun. And then, nilalag natin yung kanilang town and city. But base dun sa mga sagot, ay ina-assess natin kung anong intensity yung naramdaman sa lugar na yun. Ayun, so sabi kong two-way kasi meron din tayong mga LGU, mga Dream Art Officer, at pwede rin naman sa ating mga stakeholder na nagko-comment sa Facebook, naramdaman po namin dito. So, ginagawa natin, kinukuha natin yung information nila at ina-assess natin yung intensity base doon sa report nila. Ayan. So, itong namamapa sa kanan, eh, meron din tayong software para ang tawag dito ay RADA software. Ma-approximate na natin yung intensity gamit tong software na to dun sa area.
Ayan. So, mahalagang reference din siya na ginagamit natin para at least meron na tayong idea kung gano'ng kalakas yung impact ng earthquake doon sa lugar. So, since yung pag-survey, kumakain din siya ng oras at syempre ang gusto natin na mas marami tayong makover na area. Yan. For the meantime, meron din tayong tinatawag na intensity monitoring network. So, ito naman ay mga intensity meters na naka-installed sa ating LGUs and nagbibigay rin siya ng intensity. So, kung gusto natin mabilisan, ayan, meron na siyang approximate na intensity dun sa lugar. So, ito ay sample ng, ayan, retrieval ng isang naganap na earthquake. Ayan, lalabas anong intensity at anong lugar yon. So, ayan, para hindi malito, nag-cite ako ng example. So, merong event noong June 26 at 7:54 p.m. sa Calayan, Cagayan with magnitude 5.4. So, itong mga ito, intensity 5 to intensity 1, ay nag-survey tayo. At the same time, kinuha din natin reports ng ating mga stakeholders. And then, sinama-sama natin sa reported intensities. Sa baba, makikita, meron din tayong instrumental intensities. Itong instrumental intensity ay yung galing sa ating mga intensity meter. Ayan. So, pag report ng PHIVOLCS, ang nilalagay natin ay town, and then name ng province, and then kung city naman ay yung name ng city. Example, ito yan, City of Lawag. Ayan yung example. So, minsan, tinatanong din bakit wala yung mga town or bakit wala yung probinsya namin sa reported intensity. So, ayun, abangan lang nila na baka sa preliminary or issuance ay wala pa doon, but pero sa succeeding earthquake information ay makita na nila yung report sa lugar nila. Kaya mahalaga din po sa amin na i-report nyo po kung may naramdaman po kayong lindol para po maisama natin sa ating reported intensities. Ayan. So, dun din sa part na ito, sa ilalim na ating intensity, meron paminsan-minsan na makikita tayong notes na kailangan malaman din natin yung tungkol doon. Ayan. Example, maaari natin makita yung term na this is an automatic solution. So, sa ating data receiving center, meron tayong mga system na kaya niya nang mag-locate at estimate yung lakas ng earthquake. So, ginagamit natin ito pag malalakas para makapag-issue tayo ng preliminary earthquake information. And then, after mag-issue ng automatic solution, ina-update naman natin ito manually ng mga observer natin. Ayan. So, paminsan, makikita nyo yan doon sa ilalim. Ayan. Paminsan-minsan din, makakakita tayo sa earthquake information natin na tungkol sa aftershock. So, pag may event na ma-associate natin sa ating malalaking event or sa ating mga main shock, naglalagay kami ng term na this is an aftershock, tapos yung date ng event at yung magnitude ng event para ma-refer siya as an aftershock nung previous event. So, yan. So, hindi laging may mga ganito, pero mahalaga na pag nakakita niyo ito, alam niyo kung para saan siya at bakit siya may ganun. Ayan. So, ito yung next part, ito yung isa rin sa pinakamahalaga na part ng earthquake information. May in-expect ba tayong damages? May in-expect ba tayong aftershock? So, kailan nag-yes yung sa damages at kailan nag-yes yung sa aftershock? Yung sa damages, pag meron tayong na-report na intensity 6, kagaya na in-explain kanina, so nag-expect na tayo na merong damages. Also, kung meron tayong magnitude 5 na event, shallow and sa populated area, maaaring meron din yung damages. So, ito ay magiging yes. So, for the aftershock naman, ang threshold natin is magnitude 5. So, pag naka-record tayo ng magnitude 5 earthquake information, automatically magiging yes tong part na to. So, pag nagka-earthquake na malakas, check nyo kung nag-expect ba ito ng damage at aftershock para aware ka na dun sa lugar mo na ay maaari palang magka-aftershock. So, anong gagawin mo ngayon? So, magpe-prepare ka para kung sakaling magkaroon ng aftershocks, ay alam mo yung gagawin mo. Ayan. So, saan-saan naman tayo natin makikita ang ating mga earthquake information? Una is sa ating PHIVOLCS website. So, dito na ang nakalagay, mas recent ay yung
nasa simula. At kung gusto naman natin balikan yung mga previous event, accessible naman dito sa ilalim na bahagi. So naka-arrange siya by year and by month. So ano ba ibig sabihin ng pink? Ano ibig sabihin ng blue? So pag blue, ito na yung ating may mga na-report na intensities or may na-record na instrumental intensities. Yung mga naka-pink naman, ayun yung mga tinatawag natin not felt events. Pero bantayan din natin, mamaya maging blue siya, ibig sabihin, nakatala tayo ng reported intensity. Ayan. So dito, mahalaga din makita yung magnitude. So pag magnitude natin ay naging color, pag naging bold numbers, ay ibig sabihin is magnitude 4 na siya. Bold and black, magnitude 4. Pag blue and bold, magnitude 5 and above. Pero once na mag-red na siya, red and bold, yun yung magnitude 6 and above. So magandang reference din natin yung kung gusto natin mabilisang makita kung ano yung malalaking lindol, mag-base tayo dito sa magnitude. So aside from PHIVOLCS webpage, available din ang ating mga earthquake information sa ating PHIVOLCS website. Follow nyo kami sa Facebook/PHIVOLCS. Ayan. Aside sa PHIVOLCS, meron din tayo sa twitter.com. So, pag nag-post po kami ng earthquake information, maaari kayong mag-comment kung naramdaman nyo yung lindol at kukontakin kayo ni PHIVOLCS para i-survey kayo at maisama yun yung mga lugar. So, maaari rin naman kung meron lang kayong ilang katanungan, maaari kayong mag-message dito sa mga pages na ito. So, yun lang para sa ating earthquake information. Sana nakatulong itong presentation na ito para maintindihan nyo once na makakita kayo ng earthquake information, meron na kayong idea kung ano yung mga nakasulat doon at paano yun makakatulong sa inyo. So, maraming salamat. Thank you, Gail. At bago matapos ang ating webinar, muli kong pinapaalala sa inyo ang pag-evaluate gamit ang link na matatagpuan sa comment section para makuha ang link sa ating mga information materials. And after a week ay marireceive nyo po ang inyong digital certificate. Para sa mga katanungan ninyo, i-type po sa comment section at sasagutin ito ng ating speakers bago matapos ang ating webinar. But for now, to give her closing remarks, here is the Chief Science Research Specialist, Dr. Maria Maylin Villegas. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat sa oras na binigay nyo para po makinig sa aming Infobit ngayong araw. 30 years, 30 taon po matapos yung July 16 and maraming natutunan at sana po ay ito ay ating isa puso at isipin parati kung paano natin magagamit. Aaminin ko rin po, no, kung si Jeff po ay high school, ako po ay college, kaka-graduate ko lang nung mangyari po yung July 16. And nagre-review po ako nun para sa board exam. Ang naalala ko lang, nung naramdaman ko yung malakas na pagyanig dito sa Quezon City, natakot talaga ako. And pero ang mas malaking naalala ko na impact ay yung kinabukasan. Kasi kinabukasan lumabas lahat kung ano yung naging epekto ng mga nung lindol nung araw na yun. And hindi madali para sa madami ang naganap. At kaya naisip namin po sana lahat po ng anumang ganong pagkakataon, katulad ng naganap noong July 16, ay parati po nating isipin para po makakuha tayo ng lessons na maaari natin gamitin, lalo na po sa paghahanda. Mahalaga po na kahit na anong sitwasyon, katulad po ngayon, hindi po maaalis na maaari magkaroon ng lindol. Kaya kami po sa PHIVOLCS, ang nais po namin ay siguruhin na sa kabila po ng kasalukuyang sitwasyon, lalo na po ngayong may COVID-19, hindi po natin nalilimutan na maaari pa rin pong magkaroon ng paglindol sa anumang parte ng Pilipinas, kaya kinakailangan pa rin po natin na isipin ang paghahanda. So, samahan niyo po mga susunod na webinar, ano man po yung naging technical glitch natin noong una, no? Sa ngalan po ni Yusek Solidum, ng aking pong mga kasama dito sa PHIVOLCS, at kami po ay nagpapasalamat at manatili po tayo na magsubaybay sa mga information na galing sa PHIVOLCS, katulad po ng ipresent ni Gail at ni Jeff Perez ngayong hapon. Maraming salamat po.
Thank you, Dr. Villegas. I want to invite you to join us again tomorrow at alamin ang bagong teknolohiya na makakatulong sa ating paghandaan ng lindol. Bukas ay makakasama natin muli si Yusek Solidu sa virtual launch of DOST-PHIVOLCS, DRR Innovation and Info Centro sa PHIVOLCS bilang ikalawang bahagi ng ating commemoration. Mapapanood ito sa Facebook Live ng 9 o'clock a.m. July 16. At yan po ang unang bahagi ng ating commemoration para sa magnitude 7.8 July 16, 1990 Luzon Earthquake, ang Infobit webinar. Para sa inyong mga katanungan, i-type lang ito sa comment section at sasagutin ng ating speakers. Maraming salamat po.